Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So ayun nga, grabe, na-miss ko mag-film. Sobrang naging busy kasi ako sa school, kaya ayun, hindi ako nakapag-film. So ngayon lang ulit ako nakapag-film. And sobrang nakakapanibago kasi yun nga, ang tagal kong ganito, hindi nakapag-sit down video or anything na ano kasi nga sobrang busy. Sorry kung merong maingay sa background. Ayun nga, matagal ako hindi nakapag-video kasi nag-OJT kami. So ayun, sobrang busy. Tapos nag-comply din kami ng mga ibang kailangan sa school kasi nga kaka-graduate ko lang ngayong noong May 28. So ayun, naging busy talaga. As in, wala na talagang time, naging puyat, at ang daming kailangan ipasa. Syempre, kailangan unahin yun. Okay, guys, if you wanna know kung ano yung mga napamili ko, at para na rin makakuha kayo ng mga idea kung ano yung dapat yung bilhin, then please keep on watching. Ayun nga, guys, yung dalawang paper bag, kasi una namin nabili yun. Tapos, etong nasa isang paper bag na to, parang pahapon ko lang ito yata nabili. So, ayun, yung mga pahabol na ano, so, kumuha ako ng tatlong long folder. And ang presyo nito is 19.75 kada isa. Tapos, apat na short folder. Tapos, 17.75 yung price niya. Next is long envelope. Isa lang yung kinuha ko kasi marami pa kasi akong natira dito nung last year or nung last year. Meron pa talaga ako natira kasi marami na kami building before. Next naman na nabili ko is itong nalagyan na ng ball pen tsaka yung mga ibang pang writing materials. Black siya. Hindi ko alam kasi parang ayoko na maging girly-girly magamit ko ngayon. Hindi ko alam kung ba't bigla nag-iba yung taste ko. So, ayun. Ito lang yung pinili ko. This is from the brand Tote Mate. And, ano siya? 44.75 pesos. Wala lang, ganyan lang siya. Tapos, ganito na yung pinili ko. Hindi ko alam kung bakit nga. Kasi, mura. Mura sa mura. Kasi nga, yun na black. Iwas dumi na rin. Yun, eto nga, parang ka-partner siya nun, pero iba sila ng design. Kasi eto pa may square. Tapos eto parang, yun nga, parang kulambo. Kasi ayun nga, para sila ng brand, Tote Mate. Ayan, tapos dito ko kasi ilalagay yung mga papers, kunwari, mga quizzes, ganun pa, hindi siya nawawala. Kasi alam niyo naman ako, sa mga nakakakalala sa akin dyan, sobrang organized ko kahit na sa mga notes ko, sobrang organized ko, hindi ko alam kung bakit. Nasanay lang talaga ako ng ganun. So, ayun, ito, lalagyanan to ng mga test papers, quizzes, or kung ano-ano pang papel na kailangan sa school para hindi siya mawala. Tapos, eto naman, hard case, A6 yung size niya. Ang brand niya is Tote Mate din. So, ayan siya. Ito naman, binili ko siya kasi ayun, ano may tayo scale? So, talaga kasi malapit dito sa bintana. Ako nag-film eh. So, ayun nga. Binili ko to kasi naisip ko na dito ko ilalagay yung mga resibo sa school. Like yung pag nagbabayad ako ng tuition or kahit anong resibo. Para alam ko kung saan siya kukunin at hindi siya mawala. So, ayan siya. Matigas siya. Yung bali ang presyo niya is 14.75 pesos. Next naman is itong coin purse. Ito, coin purse. Kasi yung coin purse ko dito, yung binili ko before, nasira na siya. So, ayun. Tsaka black na yung pinili ko. Hindi na pink. Yun nga, black na yung pinili ko kasi iwas dumi na rin. Tsaka, yun nga, wala. Ang cute lang. Pinalagyan din siya ng card. Or, pwede din picture. Ayan, zipper lang dito. Ayan, ganyan lang siya. Para madaling kunin. Ayoko kasi nung mga wallet na yung alam yung dito pe, yung ganun. Kasi, ang feeling ko ang hassle sa akin. Tsaka, hindi ako nagagano kasi wala naman ako palagi tera. So, ayun.
Ang brand nito is ano? Animog. So ayun, presyo niya is 129.75 pesos. Man is ito, hindi ko siya doon nabili sa ano, school supply section, syempre wala naman to doon. Sa ano ko siya nabili? Supermarket yata. Nilagay ko lang siya dito kasi para at least pag inayos ko yung bag ko bago magpasukan, sama-sama na siya. Etong hygienic germ kill hand spray, antibacterial na alcohol. Hindi ko maalala kung magkano bili ko dito, so ayun. Tapos next naman is baby wipes. Yun nga, sa mga nakakakalala sa akin dyan, hindi ako pwede mawalan ng dalawang to kasi sobrang magandang to talaga akong tao. Next naman is itong pangalawang paper bag. Nabili ko rin ito doon nga sa SM Department Store. Ito naman is binder. So, ayun. Binder forever. Yun nga, kasi syempre, ngayon, kasi actually, hindi ko pa alam kung ano yung mga kailangan ko sa school talaga. Na, I mean, walang specific na galing sa school na list kung anong kailangan. Kaya, pero nag-assume na ako na syempre binder. Alam mo naman. At saka, safe na safe talaga itong binder kasi marami siyang pages. Tapos, pwede mo pang tanggal-tanggalin in case na hindi mo pala kailangan ng ganito paano. Pero yun, ito na rin yung binili ko kasi para safe at saka para mas tipid. Hindi na rin kasi ako bumili ng fillers kasi marami pa ako natira nung nakaraan. So, ayun nga. Yun na yung gagamitin ko pag naubos na itong nandito sa binder. So, ito is 219.75 pesos. Ang brand niya is Sturdy. Ayun nga lang guys. Diba nung napanood yung dati kong back to school shopping chuchut, ganun. Ano siya? Yung ganito, yung binder ko. Hindi siya yung ganito. Yan yung ganyan. Ganito yung ano niya, garter kasi yon. Pero feeling ko, kaya binili ko na rin ito ngayon kasi hindi na siya natatanggal. Sobrang hipit na niya. So, ayun, feeling ko okay naman na to. Tapos, ayun nga, gusto ko to kasi clear na yung ganito niya. Pati yung sa likod, clear din. So, ibig sabihin, malalagay ko siya ng design dyan. And, ang cute lang ng design. So, ang sabi nito is, life is but a dream. So, ayun lang. Black, tapos may mga combination lang siya ng ganyan-ganyan. Wala lang, parang feeling ko linis-linis lang. Ayan, tapos yung paper niya is sobrang bulas. Ayan. Ayan, ganyan siya. At saka ang gusto ko talaga dito kasi, pwede ko ilagay yung schedule ko dito. Kaya ganito na yung binili ko. In case na ibigay na sa amin yung schedule, yun. At least malalagay ko na siya dito. Hindi ko makakalimutan kung ano yung mga patakasunod-sunod ng subjects or something man. Ayun, kasi yung dati kong binder nga, yun, wait lang, papakita ko. I'm back. So, ayun nga, ito yung dati kong binder. Ayan siya. Tapos, tingnan niyo yung dito, yan. Ayan siya, diba? Wala siyang ganito. Ayan. Ito yung garter. Tapos, ito naman yung liga nito. So, dito naman, sa binder nito, wala naman problema. Ang ano nga lang, kaso nga lang niya, syempre white siya. Sobrang dumi na niya. Hindi mo maiwasan madumi kasi nga white. Kaya ngayon nung bumili ako, black na yung pinili ko kasi para safe siya, hindi siya madumihan. Tapos kung sakali, di ba syempre, magagamit ka pa siya. Hindi nga naman siya kita kapag nadumihan. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, nalalagyan ko siya ng design. Ito yung dati kong binder. Ayan yung mga schedule ko before. Anong alam kong nakita nyo, pag-focus. So ayan nga yung dati kong schedule. Yan, nalalagay ko siya ng design kasi clear nga yung dito. Tapos, kaya nilalagay ko dito sa loob yung schedule ko kasi pa hindi ko siya nakakalimutan. Ayun, tapos may pockets. Tapos ayun, may pocket lang siya dito. Tapos ganun din dito. May picture ko pa. Ayan nga, tapos, ayun. Gusto ko to kasi nilalagay ko nga siya ng design dito. So, ayun. By the way, ito nga palang binder is, yun nga, 219.75 pesos.
So, ayan. Next naman is itong yellow pad. Ito naman crosswise. One half crosswise na yellow pad. Ang galing kasi, alam mo ba na nakita ko to? Kasi nanonood din ako ng mga videos. Ayun nga, nakita ko to. Nagulat ako na meron na pala silang ganito. Tapos, ayun nga. Bumili na rin ako nito kasi syempre, di ba, pag may mga mag-quiz, kailangan na ganito. Na ang hassle kasi nun na magpuputol pa ako. Tapos, naghanap din ako nito nung quiz pad, tapos lengthwise. Kaso, sabi ni kuya dun sa ano nga, wala na daw. Tapos, ayun nga, eto nabili ko to sa National. Bali, yung pinaka-third na bag kasi dito is sa National na namin yung nabili. Kasi, ganito yan, bayanan ko. Yung dalawang paper bag dito, sa department store yon. Tapos, ngayong, yung pangatlong namin bili nga, punta namin dun sa mall, dun, hinahanap ko yung kids pad, tapos yung lengthwise na ganitong yellow pad, wala na daw. Kasi, ang dali daw maubos. So, ayun, ito na lang yung naabutan ko, ito na lang yung marami. Tapos, ayun, ang price nito is 24 pesos. So, ang brand niya is Best Buy. Nilagay ko na kasi dito sa paper bag ng ano, para kasi sama-sama na siya. Tapos, next naman is, bumili ako nitong yellow pad. So, itong yellow pad na to is 54.75 pesos. Ang brand niya is Orion's. So, ayan. Siyempre, alam mo naman, kailangan naman natin talaga to. Kahit nung senior high pa tayo, sobrang grabe to. Grabe akong gumamit nito. Sa lahat yata ng subject, ito talaga yung pinapagamit nila. So, ayan. Next naman is long band paper. Hindi na muna ako bumili nung isang ream ng long band paper kasi parang feeling ko hindi naman gamit na gamit yung long kasi more on short talaga yung ginagamit, diba? Lalo na pag thesis, ganun. Ayun. Tapos, hindi na rin muna ako bumili ng short band paper nito kasi ano, meron pa ako natitira nung parang kalahating rin pa yata yung natitira na dito. Tapos yun. So, next time na lang ako bibili. Ang binili ko na lang dito is 20 pieces na lang kasi yun nga, hindi ko pa naman sure kung gamit na gamit nito or yun nga, hindi ko nga sure kung kailangan ba talaga ng long. Kaya ito muna yung binili ko, at least madadala ko pa sa bag ko, diba? Tapos yun. Ang price ito is 20.75 pesos. Next naman is sticker paper. So, ayan, bumili ako ng sticker paper kasi gagamitin ko siya pang label ng mga school supplies ko para hindi siya mawala. So, ayan, ito yung gagamitin ko sa binder ko tsaka sa iba pang stuff. Yun, magpiprint na lang ako ng name ko. Tapos, yun, para dikit na lang ng dikit, di na ako magugupit. Kasi dati ganun yung ginagawa ko, eh, mano-mano, nagugupit ako. Ipiprint ko muna siya, magdi-design muna ako, tapos saka ako siya i- gugupitin. So, ayan. Ang brand nito is Elite. Tapos, sa kanilang dito is Inject Friendly. Ang price niya is 45 pesos. So, ayan. Tapos, next naman is syempre, alam niyo naman, kailangan talaga to. Index cards. So, ayan. Bumili ako ng gantong size. Tsaka ito. Ano na siya, tag 50 sheets. Ito ang maliit, 24.75 pesos. Tapos ito namang malaki is 64.75 pesos. Tapos, hindi na ako bumili nung isa pa nito, pero nandito siya nilagay ko dito. Kasi ito, bago pa to. Ito yung tira ko nung nakaraan. Ayan siya. Hindi na ako bumili kasi, you know, sobrang dami pa niya. Ang price nito is 36.75 pesos. So, ito lang talaga yung dalawa yung binili ko. Tapos ito, ito yung tira ko nung nakaraan. So, ayan. Next naman is lengthwise. Ayun nga, wala nga ako nahanap kasi na yellow pad version nung lengthwise na ganito. So, ito na lang yung binili ko, yung Best Buy. Ang price niya is 27.50 pesos. Next naman is tong Orion's na plastic cover. Kasi yun nga, bumili na rin ako nito kahit hindi ko pa sure kung meron akong book ngayon or wala. Pero in case naman, kasi yun nga, feel ko meron.
ayun, kaya bumili na rin ako nito. Para sure lang. Kasi ayoko yung, ano, yung kung kailan na gagamitin, tapos wala kang gantong gamit, saka ka mag, ano-ano dyan na bumili, mamuha, madali, yun. So, ang price niya is 39.75 pesos. Next is Manila paper. Siyempre, alam mo na, reporting, baka sakaling meron, pero sana wala. Ayan, bumili na rin ako nito, pero ang binili ko lang is dalawang set. Ang isang ganito, ang price niya is 9.95 pesos. So, ayan, dalawa na yung binili ko kasi marami na naman ito eh. At saka pwede mo siyang hatiin. So, ayan. Last sa paper bag na to is ito. Kasama to nung itong crosswise na yellow pad. Itong notebook na maliit lang. Bumili lang ako nito kasi para pag kailangan. Siyempre, pag first day of school, hindi naman kayo agad siguro pang susulatin sa notebook nyo talaga na gagamitin nyo. Like yung sa binder. So, pag may mga reminders, yung prof, dito ko muna isusulat para hindi aksayado dun sa binder. Tapos, ayun, ganito lang yung pinili ko kasi ano lang naman siya, pang extra notebook lang naman. So, ang price nito is 40.75 pesos. So, ayun, wala na. Ito na yung pangalawa. So, dito na tayo sa last. Ito naman tong paper bag na to. Ang mga laman naman nito is writing materials, and hindi ko pa alam kung ano yung iba. Basta yung mga ganun. So, una is itong scissors. Ayun, dati, ganito rin yung ginagamit kong scissors. Kaso nga lang, syempre, gamit na gamit din siya, kaya, yun nga, pumurol na rin siya. Pero ito pa rin yung binili ko. Kasi ang ganda, kasi may takip siya. Ayan, hindi mabubutas yung pencil pouch nyo. So, ang piniling kong color is peach. Ang price niya is 24.75 pesos. Then, next is tong colored paper fasteners. Ayun, bumili na rin ako ng maramihan ito kasi yun nga, feeling ko college siya, mas maraming papers, tsaka more on printouts, feeling ko ganun. So, ayun, hindi na ako bumili nung nasa, ano yung isang version nito, yung nasa pack lang. Kasi feeling ko, mabibitin ako doon. Tsaka, ayoko nung yung paisa-isa yung bili, yung ganun. So, ang naman nito is 50 sets. 49.75. Next naman is itong HBW Office na stapler na may kasamang staple wire. Yun nga, white lang yung pinili ko kasi parang wala lang malinis tignan, maganda tignan. Yun lang. Tapos, tsaka, dati kasi, di ba yung mga ginagamit kong stapler is, yung mga maliliit, binibili ko yun sa Daiso or sa Japan store. Kaso nga lang, naano ko doon, parang kapag nasobrahan siya ng, ng press, nasisira siya or nagsastock siya, hindi ko alam kung bakit. So, ayun, ito na yung pinili ko para sure na hindi siya masasira. Yan. Ang price niya is 44.75 pesos. Then, itong, bumili din ako ng sharpener. Dapat talaga pupunta ako sa Muji. Hindi ko lang kasi sure kung saan yung merong malapit na Muji dito. Ang alam ko lang yata sa BGC yata yung meron. Syempre, alam ko na mapunta pa ako ng BGC, mamamasahe pa ako. Layo-layo. Kasi sa Muji kasi, marami rin papagpipilian silang notebooks. Masahe mga school supplies, sobrang gaganda din. Parang sa national. Tapos yun, eto nakita ko to. Sa Muji din kasi, meron yata nito. Tapos eto yung hinahanap ko. Tapos yun nga, sa SM Department Store ako nakakita. Ang cute lang kasi, wala lang. Gusto ko lang siya. Ayan, ganyan siya. Nakalagay is relax and easy. So, ayan, white. Parang off-white yung color niya. Tapos, transparent lang yung taas. So, ayan. Ang price niya is 29.75 pesos. Next is, eto na yung lifesaver ko eh. Yung correction tapes. So, ayan nga, kung napanood nyo yung back to school choo-choo bells ko nun, yung, basta yung haul. Ang pinakita ko lang nito noon is parang 6
6 pieces siya na ganito. Tapos nakalagay din siya sa ganitong parang ziplock. Ano siya, parang 100 or parang 89 pesos lang yata yun. Eto, kasi 169.75 pesos na siya. Tapos, 10 pieces na siya. Sobrang promise, maganda to. Akala nyo lang pag sa unang tingin nyo, ganito kadami, tas ang mahal. Hindi. Sobrang tagal kong nagamit to. Actually, meron pa nga ako natira na parang dalawa yata ang ganito. So, ayun muna yung gagamitin ko. Hindi ko muna ito bubuksan. Uubusin ko muna kasi, syempre nga, yun na, huwag tayo mag-aksaya. So, ayun. Nabili ko ito, 169.75 pesos. So, not bad na rin. Kasi, the whole, ano mo naman siya magagamit eh. Diba? So, ayun. Ay, by the way, this is from the brand Yamayo Corrector. Nakalagay, Yamayo Corrector. So, ayun. Next naman is paper clips. So, ayun nga, bumili ng paper clips kasi ang ginagamit ko noon is yung clip siya na ano yung... Basta yung parang ang bulky niya kasi eh, kapag nagpapatong-patong na yung papers, sobrang bulky niya. And hindi ko masarado yung folder ko na pink, yung matigas. Kasi nga, humaharang siya, kumakapal siya pag nagpapatong-patong. So, bumili ako ng ganitong paper clip kasi diba ito, pag pinin mo siya dun sa paper, flat pa rin siya. So, ayan, wait lang. Papakita ko yung itsura niya. Ano, ang galing nga eh, kasi ang mura na nito kasi kada box, so dalawang box to, diba? Kada box, ang laman niya is 80 pieces and ang bili ko lang dito is 44.75 pesos. Dalawang box na siya, so wait lang. Ayan, ganito yung itsura niya. Ayan. Ganyan yung itsura niya. Silver lang siya. Ayan. Tapos, ang dami na niya. Kaya, ayun, ito yung binili ko kasi mura na siya. Tapos, yun nga. Sobrang dami na rin. Next naman is Stabilo. So, ayan, ang kinuha kong color lang ng Stabilo is itong yellow, pastel yellow and pastel na purple kasi nga, or lavender kasi nga, meron pang laman yung mga dati ko. Actually, kompleto na yung colors ko na ganito. Kasi ano, dati bumili ako parang yung mga color pastel pink, basta yung mga pastel na ganito. Eh, hindi na ako bumili ng marami ngayon kasi meron pang ako natitira dito, meron pang mga laman yung dati ko. So, eto lang yung binili ko. Bali, uubusin ko muna yun bago ko gamitin ito. So, ayan. Ang isa nito is 36.75 pesos. So, ayan. Next naman is scotch tape. So, ayan, bumili ako scotch tape kasi yun nga, baka kailangan ko sa school. So, eto, lalagay ko to sa pencil case ko. Tapos, eto naman is, dito lang, iwanan ko lang to dito sa room ko. Kasi, para kapag, kunwari, kailangan magbalot ng boobs or something, kung meron man. Eto yung gagamitin ko. Kasi, ayokong gumamit ng yellow sa boobs. Yung pag magko-cover ka. Kasi, ano siya, nakikita siya. So, ang sagwa. Kaya ito yung ganito yung pinapang tape ko doon sa mga plastic cover kasi yun na, transparent siya tsaka white. Unlike nito, yellow siya. So, ayan. Tapos, meron din ako nabiling washi tape. So, bumili ako ng washi tape kasi hindi para pang design sa notes ko. Para kasi ito sa ball pens ko kasi yun nga, nagkaganito talaga ako kahit nung nakaraan, di ba? Kasi nga, ito yung palatandaan ko na, ah girl, akin yan. Akin yung ball pen na yan. So, ayan. Ang binili ko lang is itong may design na flamingo. Ayun, tanggal. Basta ayan, flamingo siya na pink. Tapos, ayun, ang price nito is 69.75 pesos. Hindi na rin siya masyadong mahal kasi okay lang din naman kasi makapal na rin naman siya. So, ayun. Next naman is itong all-purpose glue stick ng Elmer's Glue. So, ayun, ito yung pinili ko, yung maliit na version. Meron ako before, di ba, nung malaki. Kaso, naaanahan ako dalhin sa pouch ko, pencil pouch ko, or sa, ano, lalagyanan ko nga ng mga writing materials. Kasi, ang bulky niya. Kasi, yun nga, mataba, malaki. So, ito na yung, ano ko, yung pinili ko na lang para handy siya. So, ayun. Ang price niya is 21.75 pesos. So, next naman is
yung mated, mated. Walang basta kayo bala. Ayan, eraser. So, dalawa na siya. Color white lang. Ang price niya is 29.75 pesos. Feeling ko mura na to. Kasi, meron akong mga nakita doon. Yung parang may hawakan lang dito. Grabe, parang around 60 pesos na siya. So, ayun. Feeling ko, nasa gumagamit na rin naman yun. Hindi mo naman kailangan bumili ng grabing mahal. Diba? Parang, yun nga, nasa gumagamit lang din yan. So, ito na yung binili ko kasi dalawa na siya. So, sobrang mura na niya. 29.75 pesos lang. Then, next naman is itong ball pen. Itong mga ball pen. Dito muna tayo sa black ball pen. Ito, tatlo yung binili kong ganito. This is from the brand Dong A. Ito yung Dong A Fine Tech nila. And 0.3 lang ako palagi kasi yun nga, tama lang yung kawal ng sulat niya. So, tatlo. Ang price niya is 27.75 pesos. Then, next naman is itong red ball pen from Pentel. Ang price ay is 16.75 pesos. Yun, hindi dahil ako nag-invest sa mamahalin na red ball pen kasi hindi naman siya masyado nagagamit. So, tsaka okay lang naman sa akin kahit anong brand ng red ball pen. So, ayun. Maarte lang ako sa black ball pen kasi yun nga, dito lang kasi maganda yung sulat ko eh. Tsaka dito sa Dong A din na my gel. Ang ginagamit ko ditong is 0.5. Presyo nito is 21.75 pesos. So, ayun. Apat lang yung black ball pen na binili ko kasi... Oops! Kasi nga, meron pa ako natitirang iba dito. Siguro mga tatlo pa yata to. So, ayun. Okay na to. Kasi... pwede namang bumili next time eh. Ayoko mag-hoard. So, ayun. So, wala nang laman to. So, ayun. Ayun yung pangatlo. So, ayun. Ang gagamitin kong bag na yan is from Anello. So, ayan siya. So, ayan yung paper bag ng Anello or yung ikaw bag ng Anello. So, ganito lang siya. Yan. Ito talaga yung pinili kong color kasi nung nagpunta kami doon ni Joshi sa Anello sa may festival mall. Sobrang talaga yung attention ko dito sa bag na to. Kasi ang ganda ng kulay niya. Tapos parang hindi siya common. Yun, kaya naisip ko na ganitong kulay. Tsaka eto mismong size yung bilhin ko. Kasi syempre nga, para at least pag marami akong bit-bit, hindi na ako mag-e-effort na mag-bit-bit pa dito sa kamay ko. Nang kudari, books, ganun. At least dito, ganito ka lang, kay kasha na siya. So, eto siya. Yan. Yan siya. Ang color niya is pastel na mint green. And, ayun. Meron siyang pocket dito. And then, meron din siyang pocket dito sa dalawang side. Yan. Tapos, ito yung nga yung brand niya. Anello. Tapos, meron lang siyang gold na details dito. Yan. Tapos, sa likod naman, ganito siya. Foam yung ganito niya. So, hindi kayo mag-worry na sasakit yung likod nyo. Or meron kayong nilagay na something na matigas sa loob ng bag nyo. Tapos, yun nga, hindi siya masakit kasi may foam. Tapos, ito rin, yung strap niya. Gawa to sa leather. Tapos, may foam din. Tapos dito, meron pang easy access na zipper. So, ang tagos na dito sa loob na lang bag mo. Like, kunwari, hindi mo siya suot. Kando mo siya na ganito. So, pagkukuha ka ng wallet mo or something. So, ayun, madali mo siya makukuha. Tapos, ito, may lock siya dito. Ayan. Tapos, ito yung loob niya. Ayan yung loob niya. Tanggalin ko lang yung ayan yung loob niya. So, sobrang laki nga niya. Tapos, may dalawa siyang pocket dito. Tapos, ang nagustuhan ko dito kasi, yun nga, ganito, pag in-open mo siya, sobrang laki niya. Tapos, hindi ka na mahasal na maghanap kasi nga, di ba yung ibang bag,
pag binuksan mo yung zipper, pag may hanapin ka sobrang sikip or nga, sa sobrang daming dala mo ng gamit, hindi mo na mahanap agad yung mahanap mo. At least ito, dito, sobrang bilis lang niya. Tsaka kung ma-organize ka naman talagang tao, I mean, kung katulad ko, kayo na ma-pouch yung sa isang bag, sobrang daming pouch, ayun, feeling ko kasi, mas organized yung ganun, tsaka mas madali nyo mahanap yung mahanapin nyo pagka ganun yung ginawa nyo. Tsaka, di nga, pagka ganito yung bag nyo, hindi na kayo mahihirapan na maghanap. Tsaka, ang daming kasha dito. So, ayun. Tsaka, ang nagustuhan ko dito kasi, hindi nga siya common yung kulay niya. Bale, kasi may mga nakita ko na brown, basta lang ganun, mga ano, yun yung talaga feeling ko, yun yung parang isa sa mga okay na kulay ha, brown, tapos yung parang ma-beige, at saka ito, yun lang yung kasi yung nataipan ko doon, pero ito talaga yung pinili ko na kasi nga, ano siya, unique yung color, tsaka wala pa ako nakikita masyado na nakagantong color, although nakakatakot siya kasi, ano nga, parang feeling ko dumihe, ganun. Pero feeling ko nasa gumagamit lang din nga yan, katulad ng sinabi ko. Eh, kung hindi ka naman talaga maingat, so, ayun, madudumihan talaga siya. Pero kung, ayun nga, katulad ko naman kasi na maingat naman ako sa gamit. So, ayun, feeling ko, hindi ako nagre-regret na ganito yung kulay na pinili ko. So, ayun, ganyan siya. And, ang price nito is, nasa 3,150. Oo, mahal siya, pero feeling ko worth it kasi to. Kasi, anti-buy niya, kasi yun nga, bago ko talaga napag-desisyonan to, in-interview ko muna yung ate ko. Interview. Kaya parang tinanong ko siya kung matibay pa talaga, tsaka hindi siya madaling madumihan. Yun yung katulad nga ng sinabi niya, nasa gumagamit din naman talaga. Tapos, kung sa price naman, worth it naman, kasi, yung kanya parang kailan pa yung binili. Hanggang ngayon, okay na okay pa. Partida, ang dami pa niya nilalagay doon, mabibigat. So, ayun, nakapag-decide ako na, eto na nga, finally. Tsaka, alam niya naman na, yun nga, meron akong fan na ako ng mga, minsan mga girly-girly na color or mga pastel. So, ayun, eto yung bag ko. So, ayun. So, ayun nga guys, ngayon napakita ko na sa inyo kung ano yung mga nabili ko para sa darating na pasukan, ngayong college na ako. So, ayun, sana kahit konting idea nakakuha kayo kung ano yung dapat nyo bilhin or kakailangan ninyo sa school ngayong pasukan. At saka, ayun nga, thank you so much for watching. And kung hindi ka pa napag-subscribe, mag-subscribe ka na. And pakiclick na lang din yung bell button dyan sa tabi ng subscribe button para mananotify ka every time na magpo-post ako ng bagong video. So, see you in my next video, guys! Bye!